So meron nga tayong kasabihan na if your plan doesn't work, change the plan but never the goal. Magandang araw guys, andito na naman si Paring Jomar nyo para mag-share sa inyo ng ideas, knowledge at wisdom na kinakailangan natin para magtagumpay tayo sa buhay. Pasensya na po at medyo natagal-tagalan yung pag-record natin ng kagaya ng video na to. So medyo na busy sa trabaho kaya hindi na natin siya nagawa. So ngayon, nag-decide ako na mag-record ng video na kagaya nito kasi gusto ko din i-share yung mga kaunting mga natutunan ko at sana din na makatulong sa inyo sa pag-achieve kung ano man yung mga goals at pangarap nyo sa buhay. So yung pag-usapan natin ngayon is about ultimate failure. So ano nga ba yung ultimate failure? So base sa natutunan ko, yung ultimate failure, ito yung pag-stop natin sa pag-abot ng mga goals natin kasi nag-fail tayo once, twice, or thrice. So, pag yun yung nangyari sa atin na nag-fail tayo ng ilang beses at nag-stop na tayo, so yun yung tinatawag natin na ultimate failure. Bakit? Kasi tumigil na tayo sa pag-abot at pagsubok at pag-try na ma-achieve yung mga goals natin. So yun yung masasabi ko sa inyo na ultimate failure kasi pag hindi na natin sinubukan, so wala na tayong chance na manalo or ma-achieve yung mga goals natin, di ba? So meron nga tayong kasabihan na if your plan doesn't work, change the plan but never the goal. So sa kasalukuyan, yan yung sitwasyon ko ngayon, no? So nag-fail ako sa mga maraming bagay pero hindi ako susuko na i-chase pa rin at mag-try pa rin. So, pwede kong baguhin yung mga plano pero yung goal ko, hindi ko na siya pwedeng baguhin. So, meron akong isang halimbawa na na-interview ko na nag-apply sa amin. Meron siyang goal na gusto niya maging police. So, yung nangyari, nakapag-asawa na siya at saka meron na siyang anak. So nakapag-aral din siya mga 2 years, nakaabot siya ng second year college sa criminology. So yung nangyari, sabi ko sa kanya, bakit siya nag-apply ng work doon sa amin. Sabi niya gusto niya daw na may ipapakain siya sa pamilya niya, may isusuporta siya sa pamilya niya. So sabi ko naman na bakit hindi mo subukan at tapusin yung pag-aaral mo at para ma-achieve mo yung ang goal mo na maging police. Kasi pag maging police ka, sabi ko, mas mabibigyan mo ng magandang buhay yung pamilya mo kaysa sa ganitong sitwasyon mo ngayon na hindi mo na natapos yung profession mo at saka nag-apply ka ng trabaho. So yung sabi niya sa akin na hindi niya na daw maabot yung pangarap niya kasi may asawa na siya at may anak na siya, so marami na daw gastusin. So yung sabi ko sa kanya, instead na gawin mong rason yung pamilya mo na para hindi mo maabot yung goals mo, pwede mo naman na gawin na silang maging inspirasyon para ma-achieve mo yung goal mo talaga sa buhay. So instead na gawin mo silang rason na para hindi ma-achieve yung goal mo, bakit pwede mo naman silang gawin na maging rason para ma-achieve mo yung goal mo sa buhay? Sabi ko sa kanya na pag ma-achieve mo yung
goal mo, mas mabibigyan mo sila ng magandang buhay kasi mas okay na mas stable yung trabaho mo at the same time masaya ka kasi natupad mo yung goal mo. So karamihan sa atin ganito yung nangyayari. So ginagawang rason yung mga bagay-bagay at mga instances na nangyayari sa buhay natin para hindi matupad yung goal nila. So hindi dapat ganun yung mangyari sa atin, no. So kung meron ka ng pamilya, meron ka ng anak, so 'di ba dapat mas inspirado ka, mas disperado ka pa nga na ma-achieve yung goal mo, kasi pag ma-achieve mo yung goal mo, mas mabibigyan mo ng magandang buhay yung pamilya mo. Hindi na gagawin mo na rason yung pamilya mo na para hindi mo na ma-achieve yung goal mo. Nakuha nyo ba? So based dun sa sitwasyon na sinabi ko, meron siyang sinasabi sa sarili niya na paulit-ulit na hindi niya na maabot yung pangarap niya dahil na meron na siyang pamilya at anak na marami na siyang sinusuportahan. So pag ganun yung sinasabi mo palagi sa sarili mo, so matutupad mo ba yung pangarap mo or hindi? So malamang hindi mo siya matutupad kasi meron kang sinasabi na paulit-ulit sa sarili mo at sa katagalan magiging strong belief mo na siya at kumbaga ikaw din yung tutupad doon sa sinasabi mo sa sarili mo na hindi mo na siya talaga maabot yung pangarap mo. So yung isang example ko dito is pag meron kang goal, halimbawa lang to ah. So if meron kang nagustuhang babae at yun yung isang naging goal mo. So karamihan kasi sa atin hindi na sumusubok. Kaya paano natin malalaman kung di natin susubukan? Nauunahan sila nung kaba at nung takot na baka mag-fail sila. So karamihan sa atin ay hindi na nagtatry. So yan yung isang bagay din na parang tinatawag at matatawag din natin na ultimate failure kasi meron silang gusto pero hindi nila sinubukan, kaya most of the time zero chances sila na mag-succeed, di ba? So sa mga bago naman na nag-set ng goals nila at gusto din na abutin yung mga pangarap nila, yung masasuggest ko sa inyo is unang-una kailangan na maging clear at specific sa atin yung goals natin, kung ano yung gusto talaga natin na maabot sa buhay. So ganito siya, if gusto mo na magbumili ng bahay, anong itsura ng bahay, ilang floor ang bahay, anong kulay ng bahay. So kung gusto nyo naman na, kung yung profession na gusto nyong maabot is ano yung magiging itsura nyo if maabot nyo na yung goal na yon. So in which kinakailangan natin na maging clear at specific doon sa goals na gusto talaga natin. So mapapanood nyo yung mga previous video ko about sa vision natin, kung paano tayo mag set ng goals natin, at doon matutunan nyo doon kung paano mag set ng specific at clear na goals, no. So pwede nyo mapanood dyan sa ilalim, ilalagay ko yung link description dyan sa ilalim. If meron na tayong clear at specific goals, no? So, yun yung tinatawag natin na meron na tayong specific na target, meron na tayong specific na direction sa goals natin. So, yung next na gagawin natin doon is syempre mag-take action tayo doon sa goals na gusto natin na maabot. So, hindi lang siya na action na pang one time, two time lang na action. So, yung tinatawag natin dito is kinakailangan natin ng massive action hanggang sa ma-achieve natin yung goal natin. So sa pag-achieve ng goal natin is meron tayong masusumpungang mga challenges at most of the time hindi natin nakukuha agad-agad yung goal na gusto natin. So yung gawin natin doon is if nag-take action na tayo is yung gagawin natin is to observe kung ano yung nakukuha natin na mga result based dun sa action natin. If yung action natin nakakuha tayo ng ibang result, it's time to change yung action natin na ginagawa natin. At saka if meron na tayong action ulit, saka hindi din natin nakuha yung result na gusto natin or hindi tayo doon napapalapit sa result na gusto natin, so i-change natin ulit yung action natin hanggang sa ma-achieve natin yung specific na goal na
gusto talaga natin. Yun yung laman ng video natin ngayon. Ulitin ko na yung pinag-usapan natin, based dun sa pinag-usapan natin, yung tinatawag natin na ultimate failure is yung nangyayari kasi meron na tayo na goal, tapos nag-take action na tayo. Pag take action natin, hindi natin nakuha yung specific result na gusto natin. Tapos nag-take action tayo ulit, tapos hindi natin nakuha yung specific result na gusto natin. At nag-take action tayo ulit, tapos hindi pa rin natin nakuha yung specific result na gusto natin. So, yung nangyayari is napapagod tayo at napu-frustrate tayo at nadi-disappoint tayo. At yung karamihan sa nangyayari sa atin is tumitigil na tayo sa pag-try, sa pag-achieve ng goal natin. So, yun yung tinatawag natin na ultimate failure kasi nag-stop na tayo sa pag-chase at sa paghabol, sa pag-abot ng goals natin, no? So, sa huli, naniniwala ko dun sa kanta na yung umaayaw ay hindi nagwawagi. So, dapat huwag tayo umayaw at i-face natin at harapin natin yung mga challenges na dumarating sa buhay natin at huwag din tayong makalimot na tumawag sa Panginoon natin at para tulungan din tayo na bigyan tayo ng lakas, ng katawan at isipan na para magpursige at mag-focus talaga kung ano talaga yung gusto natin na ma-achieve sa buhay. So, yun lang guys at maraming salamat sa panonood sa video na to. Sana marami kayong natutunan at gusto ko din na makatulong sa inyo sa pamamagitan ng video na to at para mabago yung takbo ng buhay nyo kung ano man yung gusto nyong maabot sa buhay ay sana ma-achieve nyo yung mga goals nyo sa buhay. So maraming salamat guys sa pagpanood ng video na to. At huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel ko if nagustuhan nyo yung video na to. Mag-thumbs up dyan sa ilalim at mag-comment. I-comment nyo kung ano yung specific goals nyo at kung ano yung mga sinubukan yung ways at hindi siya nag-succeed hanggang pwede nyo din na ikwento yung story nyo na meron kayong goal at hindi kayo nag-stop na sumubok ng iba-ibang paraan hanggang sa ma-achieve nyo yung goal nyo. So paki-comment dyan sa ilalim sa comment box natin. So i-welcome natin yan at magre-reply ako doon sa mga comments ninyo. At sa ulitin, maraming salamat guys, parin Jomar.